Siyempre, ang ating tanong sa taong bahay ngayon ng umaga, bawas pogi points ba kung si tatay ang ilaw ng bahay? Nako, makakasama natin sa ating Pexman. And please welcome Zoran Legaspi! Magandang umaga sa inyo! Hello! Paksaan natin ngayon yung mga house husbands. Okay. At hindi naman di kaila sa ating lahat. There was a time, I think, ano yung history niyo ni Carmina, that there was a time that both of you decided na ikaw ang sa bahay nag-aalaga ng bata and she was the one out working. Wala kaming pinag-usapan na ganun sitwasyon. Nangyari lang siya. So, nanganak siya sa Amerika. Nung bumalik kami, siya yung naging super busy talaga. Halos araw-araw ang taping niya. Tapos ako, paminsan-minsan lang. Mm-hmm. Pero kasi, ako may hilig kasi ako magbasa ng senaryo na pinagdadaanan ng tao. So ang basa ko noon, isang rason kung bakit ganun nangyari sa akin noon, hindi ako ganun kabisi, dahil siguro kailangan akong nasa bahay at tumutulong sa pag-alaga nung kambal at that time. But how did you honestly feel about that? Walang kahit konting, alam mo yon, parang ano lang, napilitan ka lang kasi... Kasi hindi ako ma-pride na tao eh. So, okay lang sa akin maglaba, maghugas ng mga plato. Dalalam ko naman to. Talaga? Dalalam ko naman. Lalaki ako, di ba? Ano yung extent ng pagiging house husband mo? Nagpapalit ka ng lampin? Sa America, nagpalit ako. Nag-grocery? Ano yes, yun, nagpalit ako ng mga lampin sa America. Pero syempre, pagdating dito, may mga yaya na. Oo. Pero dumating din sa point na, teka, dapat ba maghanap akong trabaho? Syempre, kailangan mo mag-isip talaga ng maigi. Mm-hmm. Yung mga ibang lalaki at karamihan sa lalaki, nai-insecure. Ako si Mrs., ang daming pera ako, walang pera. Mm. Ang ginagawa, ayun na nga, makikipagbarkada. So, pag nakapagbarkada siya, naglaseng, nabugbog, naku, naging problema patuloy. Imbis na sa bahay na lang siya. So, ako kasi ayoko ng problema sa buhay. Mm-hmm. Kaya, yun ang isang sikreto ko kung bakit wala akong problema sa buhay. Dahil, lagi po ako nag-iisip kung ano yung tama at kung ano yung mali. At kamusta naman si Carmina? How was Carmina with that? Anong reaction niya when... You know, the time that ito yung decision. Well, alam ko si Carmina, nararamdaman niya na parang siya yung trabaho ng trabaho. Dumating sa point na parang nararamdaman niya, bakit ako lang nagtatrabaho, ako lang nagbabayad ng mga electric bills dito. Pero pinatunayan ko naman sa kanya na pag-uwi niya, nandun naman ako sa bahay. Hindi niya ako nadadatnan na may kayakap na chicks. O may kayakap na lalaki. Mm-hmm. By the way. So, hindi umabot dun sa point na... Nagtatrabaho siyang kampante. Oo, because naiiwanan yung mga bata yes, with you. Yes, oo. But there was never a time na hindi naging cause of friction that you had to sit her down and say, eto kasing sitwasyon at yun nga. Ang kagandahan kasi sa relationship namin ni Carmina, kahit hindi kami nag-uusap na masinsinan, meron parang mutual understanding na kaagad. Mm-hmm. Si Carmina, hindi rin siya mahigpit sa pera. Kung ano kinita niya, isi-share niya sa akin. Mm-hmm. O sa pamilya. So, walang, hindi siya mahigpit, kaya wala kaming problema pagdating sa pera. At hindi rin siya yung nagger. Nandito ka na lang! Lagi ka na lang nandito! Wala kang ginagawa! Oh, wala. Hindi siya ganon. Mm-hmm. Blessing yun. Blessing yun! Sipin mo, may misis ka na hindi talakera. Tama! Teka muna, yung mga bata, siyempre, ano, nagkaisip na sila, hindi ba sila nagtatanong, Daddy, bakit ikaw lagi nasa bahay? Doon ko na-realize na house husband ako. Kasi yung babae, si Cassandra, yun ang sabi niya, Tatay, you're always here in the house. You're the house husband. Doon ko na-realize na, oo nga no, house husband ako. Huh? Pero, nung nagtuloy-tuloy yung trabaho ko, hindi ko pa rin kinalimutan yung pagiging house husband ko. Hanggang ngayon, pagkatapos ko mag-taping, uwi ako, luluto. Pagkatapos magluluto, magte-train ng kambal sa tennis. Pagkatapos mag-train sa tennis, uwi ulit. Make sure na magbabasa sila ng libro after noon. Tsaka ako mag-chicks. Yes. Hindi. Oy, joke yun. Oo. Pero yun yung buhay ko. Mm-hmm. Kaya
sabi nga ni Carmina, wala daw akong kaibigan. Kasi yun ang na-sacrifice ko, yung barkada. Yun talagang na-sacrifice ko. That's the first to go because priority yes. mo talaga oh, oh. si Carmina and the kids. Aha. But when it occurred to me na ako yung house husband, hindi naman ako yung para na-degrade yung pagkalalaki ko. Sa ngayon kasi, ang lalaki, kailangan marunong gumawa nung gawaing babae. At yung mga babae naman, kailangan alam din yung gawain ng lalaki. Mm-hmm. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan meron talagang teamwork na tinatawag. Okay, hindi pa ako tapos sa'yo. Pupuntahan muna natin si MM at si MJ para alamin kung ano nagaharap sa pagpapakitang gilas ng tatlong tatay na ilaw ng tahanan. Mama Ali, Papa Jack, taong bayan, handa na ba kayo? Simula na ng ating Out of the Box Challenge para sa ating tatlong tatay na ilaw ng bahay. Yes, ang challenge, pabilisan maglipat ng mga chicken wings na ito from one plate to another. Ang twist doon, gagawin nila ito habang nagpo-push up. Yes, at handa na sila. Daddies, meron kayong 20 seconds para tapusin ang challenge na yan. Kaya, timer starts now! Now! Grabe, maning-mani lang. Grabe, ginawang mani, oh. Naghahanap pa yata ng kanin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. May nanalo na po tayo. Maliwanag naman po na si Tatay Morley ang nanalo. Pero mas matinding challenge ang naghihintay sa kanila mamaya. Meanwhile, heto ulit si Mama Ali with Mr. Zoren Legazpi. Back to the box! Bueno, konting piga na lang kay Zoren Legazpi. Bago natin pakawalan. Kung iibahin ko naman yung scenario. Okay. Na ikaw naman yung ang dami mong offers. Di ba? Hindi ka talaga aligaga ka talaga sa dami ng dating ng trabaho. Do you have it in you to ask naman, Carmina, oh, busy ako. Ikaw ang mag-housewife ka para may kasama yung mga bata. Kaya ko sabihin sa kanya yon, pero kasi ako yung tao na ayokong workaholic. Gusto ko may time ako sa sarili ko, may time ako sa family. Kaya laging, I always tell my manager na, oh, ayokong lagari ah. Balance. Oh, very balance. Kasi I feel na ano yung pera pag nasa hospital ka na. Kita mo, daming artistang hinihimatay sa set. Mm-hmm. Dahil over fatigue. Mm-hmm. Maingat din ako sa ganung bagay. Oh, malingat ka lang, ang laki na ng mga bata. Yes, oo. Diba? Kaya ayun ang ayokong ma-miss talaga. At sabi ko nga, madali magpalaki ng bata. Na pakainin mo, patulugin mo, pag-aralin mo, lalaki na yan eh. Pero para palakihin ng tama, yun ang pinakamahirap gawin. Talagang babantayan mo sila. Maraming salamat sa iyo, Zoren. Really, really. At sana nakinig. Nakinig at may napulot yung ating mga kasama ngayong umaga. Thank you so much for spending the morning with us. A very productive morning. At eto naman, ha? Sa pagbabalik natin, join na kayo sa Talk Back, usapang Meta Jack, kasama si Papa Jack, syempre, sa pagbabalik ng Starbucks dito sa para sa